Bigyan ko muna kayo ng isang subo. Yummy. Pinoy favorite. Gusto mo ng pansit canton gisado? Ito ang proseso. Gawin na nga natin itong ating pansit canton gisado. Restaurant style, hindi mawawala. Ito, pwelente, tignan mo. Dami niyan, Noya. Isang kilong canton noodles dahil ang pansit canton nga itong gagawin natin at nandito pa yung mga ibang sangkap natin. Para mapaikli ang pagluluto ng ating pansit canton dito, Noy, hiniwa-hiwa ko na yung mga ingredients natin dito. Along the way, sa pagluluto natin, i-introduce natin yung mga ingredients natin. Maglagay muna tayo ng mantika dito sa ating kawali. Umpisaan natin sa pagigisa nitong sibuyas. Pakitutukan mo, Puelente, pakita natin sa kanila yung sibuyas na pagkakahiwa. Oh. So, halos hinati lang natin sa apat. Wedges lang, no? Oo, wedges. Para kitang-kita pa rin siya sa pansit natin. Game! Sunod na natin yung bawang. Pwede na rin natin sabay itong ating bell pepper. Meron din tayo ditong manok, Noy. Chicken breast to. Yung ibang gumagawa nito, Violente, pinapakuluan muna nila yung manok, di ba? Oo. Bago nila sinasama sa pansit, no? Pero ako, sinasabay ko na sa gisa. No, Noy, birthday mo ba? Okay, may mga nag-request. Alam ko birthday mo. Marami nagbe-birthday, oh, sakto-sakto to. Ang birthday to niluluto natin, kaya ay lang nila. Sunod na rin natin itong atay. Lagyan din natin squid balls, pampasarap. At hikyam. Pudburan din natin ng konting asin. Siyempre, may paminta. Sangkot siya natin, Noy. Napakasarap na pansit yan. Dahil sa home. So, ulit to. Restaurant quality to, Boylente. Restaurant quality yan. Oo. Naggayat din tayo dito ng celery, pampadagdag lasa sa ating pansit. Baka mabango yan eh. Correct. Mga oriental noodles, meron talaga yan. Yun. Ang galing mo to, Boylente yan. Luin natin, Noy. Grabe, no, Violente? Naglagay lang tayo ng celery. Yung amoy ba? Naamoy mo? Amoy pansit ka agad eh. Nagbago eh. Kami alternative dyan kung ayaw nila ng celery. Kasi mas mahal yung celery. Pinchay pwede. Pinchay pwede. Tama. Sa pagkakataong to, Noy, pwede na tayo maglagay ng toyo. Pakita mo sa kanila, half cup ng toyo. Ha? Any brand, pwede naman. Mas maganda yung, para adjust na lang. Mahirap pag sobra eh, no? Tama. Ganun din. Ang lagi natin ginagamit, oh. Mamacitas oyster sauce. Mahal na mahal tayo mamacitas. Ganun-ganun. Dalawang cup ang ilalagay natin ito, Noy. Sabi ko, gusto nga nila, drum yung ipadali. Sabi ko, madami siya din. Magdadagdag din ako ng about 4 cups ng water. So marahil, nagtatanong sila, Noy, ha? Kung bakit ito yung mga nilalagay nating measurement ng pampalasa. Ang gagawin po kasi natin, isang kilong pansit canton. Hihintayin lang natin mag-simmer to and then lalagay natin yung gulay later on. Pag nagsisimmer na, Noy, lalagay ko naman yung carrots. Papakuluan natin yung carrots about 2 minutes lang. 2 minutes na kalipas, sunod na natin yung sitsaro tsaka itong bagyo beans. Lagay na rin natin itong repolyo. Haluin lang natin. So ito, papakuluan natin yung gulay ng about 1 minute lang. Parang blinanch lang natin dito sa pinakasabaw ng pansit natin. Para hindi ginisa, no? Oo. Parang yun kasi yung technique ko sa pagpapansit, Noy. Hindi ko ginigisa o sinasama sa gisa yung gulay dahil alam mo na, yung parang nagiging lurag-lurag siya. Hindi maganda tignan sa pansit eh. So, blanch lang, no? Blanch lang. Okay na to, Noy. May hawak akong strainer dito. I-drain natin or kukunin natin ngayon itong pinakasangkap natin sa pansit. Set aside natin.
Buong-buho pa yung mga gulay, no? Ito. Mm, ganda tingnan, di ba? So, Noy, ito yung sabaw na natira kanina. Ngayon naman, nandito yung kanton natin. Pakukula natin dito para maluto. Habang kumukulo, Noy, maglalaglag tayo ng kanton. So, make sure lang natin, Noy, na nakatubog itong ating kanton noodles dito sa sabaw. So, pakukuluan lang natin to, Noy, yung kanton noodles, no? About 5 to 7 minutes siguro. Hanggang makita lang natin na tamang-tama na yung lambot ng ating noodles. Mm-hmm. Bagay, madali lang naman yung lumambot yan. Yun. After 5 minutes ng pagpapakulo, meron akong hinanda dito, Noy, cornstarch slurry. Maglalagay tayo para maging saucy yung pansit canton natin. Oriental na oriental yan. So, tatantsain lang po natin yung paglagay ng cornstarch slurry kasi gusto lang natin yung tamang-tamang consistency or thickness ng ating sauce ng pansit. Ayos na yung sauce niya, Noy, ah. Kita mo, ah. Ikaw mismo, Boy Lente, nakita mo tamang-tama na yung sarsaw. Yung pinaka-sauce ng ating pansit. Ayan, no? Malapot lang. Ganyan lang po. Okay na yan. This time around, ito yung sinegregate or sinet aside natin kaninang sangkap. Babalik na natin, Noy. Sa katamtamang apoy, Noy, hahaluin na natin siya. For the oriental flavor, Noy, meron ako sesame oil dito. Maglalagay lang tayo, mga tatlong drizzle. Yun! Yan! Napinantay niyo, Noy. Happy birthday, pansit guisado! Sa lahat na nagbe-birthday dyan, happy birthday po! Pansit, kanton, guisado! Oh, nakain tayo ngayon ng mga... Amoy ito na, gugutom na ako na. Restaurant grade, restaurant quality pansit, mga Noy, ang ginawa natin, ha? Ayan, ha? Simpleng-simple lang gawin, no, Noy? Oo. Meron ako dito naka-ready na, ha? Saka kung titignan mo, savory, no? Oo, masarsa, no? Masarsa. Ayan, ganyan po tayo magpansit, Noy. Baka mag-umunan ka na, eh. Thank you. Pigyan ko muna ng kalamansi. Ayan, ganyan ang style natin mga Pilipino sa pagkain ng pansit eh. May kalamansi. May kalamansi. No? Dadalawayin ko, medyo bandihado itong gamit ng plato eh. Ayan. Kalamansi sa pamintasari, no? Pwede, tama. Halo ng konti. Kita mo naman, Noy, oh. Yung bang mga nilagay nating sahog, di ba? Kikiam, squid balls, manok, atay. Yung balumbaluna, may puso pa, karot, sitsaro, kompleto. Rekado ng pansit. Pwede pa rin naman nila dagdagan niya kung gusto nila, di ba? Correct. Kung ano yung gusto nila pang dagdag pa rito. Gusto mo, may nudensya eh. Hindi, biro lang po yun, Noy. Kaya ko muna kayo ng isang subo, oh. Wow! Yummy! Pinoy favorite! Tarap! Panalo, Noy. Kaya na. Actually, yung ibang ginagawa dito, Noy, binahaluan pa ito ng ano eh, ng yung bihon ba, no? Diba, yung ganang ginagawa. Eh, kasi marami ng version ng pansit. Mm-hmm. Hindi nga, pinagtatalunan nga yan, saan nag-originate yan. Bak, alam mo ba yan, yung story nga, Bolente? Paano nagkaroon ng pansit na kwento? Hindi kasi, meron kasing isang, nag-originate yan sa Lipa, Batangas. Pansit? Mm-hmm, 1968 yun, nangyari. Mm-hmm. Pero sa tulong ng isang Chinese, yung restaurator na si Kim Eng. Kaya nagkaroon ng ganyan, pansit. Oo, tapos sa China kasi, ang tawag nila dyan, yung Hokkien phrase nila. Hokkien? Oo. Ano, parang pens it, parang gano'n. Parang tunog, no? Oo, parang. Yung pala yun. Parang meaning yun, something convenient. Kasi mabilis talaga iluto yan, diba? Bilis iluto, ang bilis gawin. So, kaya ngayon, may discussion dyan kung kanino talaga nang galing yan. Pero since yung restaurator nga na si King Eng,
nagpunta ng, di ba, Batangas noong 1960. Inintroduce niya yan. Oh, so, meaning sa kanila pa rin ang galing yan. Okay. Actually, Noy, pwede mo sabihin talaga may Chinese ano to origin kasi based on the, parang yung oriental style niya, di ba? Yung lasa, Chinese na Chinese eh. Nako, Noy, alam niyo po, napakadami ng klase ng pansit dito sa Pilipinas, no, Boylente? Kasi, ano ba, bawat lugar dito, nag-invento na rin sila. Di ba, pansit bat, batil ba yun? Pansit batil, patong, yun, no? Minsan, matry natin. Pansit habab. Oh, habab. O, diba? So, dami niya. So, maraming pansit. Yun. So, yun lang kasi isang, ano natin eh. Mm. Isang ganda ng mga Pilipino dahil, baga nabibigyan natin ng ibang ano, ibang, na, parang ibang kuha, no, yung mga ganyan. Pero in fairness, ha, itong pansit, no, parang Pinoy favorite to, no? Mm-hmm. Hindi siya, parang hindi mo kakasawaan, no? Nag-invento na nga yung isang brand ng magawa nito, instant. Birthday na birthday to. American look. Alam mo sa tinapay, nasa kagad din mo. Solid to. Mayayos ta. Nilakad naman. Kaya mga may nilakad. Ako, ngayon, buhay na po si Bornette. Kalakad na ulit. Pagod eh. Pagod na ako. Nakami utong nilalakad kasi. Lalakad yan mula dito sa Balizuela. Labuntang mawari. Nilalakad na. Ang masahe. Alis na umaga, uwi na. At babalik, hapon na. Apa? Okay ah. Saka yung style natin. Pinakita ko po sa inyo, Noy, no, sa paggawa ng pansit canton na basically ayoko kasi nung sagi. Yung bang parang masyado siyang malata. Yung noodles. Tapos yung gulay, ayoko din po nung masyado siyang lurag-lurag na. No? Masyado ng overcook. Kaya ganun yung style. Buti nga nakarecover ako kagad. Nga nga. Napapansin niyo yung boses ko medyo ano, husky pa, no? Prince Berano pa dati. Ito, no, yung pansit. Bakit nilalagyan ng kalamansi, no? Hindi na, parang ngayon niya. Kasi nga, di ba, lagi ko rin naman pinapalawa. Yung, para ma-break yung dinamnam. Yung kasi yung citrus, no? Yung citrus kasi, ay naman talaga madigat. Yung pala yun, no? Parang magkano ng balance. Galing. Kaya pa nilalagyan ng kalamansi. Ayan, no, ya. Ano, nagustuhan yung recipe natin for today. Mm-hmm. Kasi kung bakit po itong ginawa natin na maraming magwi-weekend, Boylente, na next week, di ba, parang ano na, Holy Week na. Oo, kasi so, ito yung madali din talagang, ano to, actually, pwede nila baunin. Yung cedar to staple food ng mga Pilipino. Oo, kaya lang, ang problema lang sa pansit, Noy, hindi siya tumatagal ang buhay, no? Mm-hmm. Madaling mapanis, kaya po ito, pag nagluto kayo, yung make sure lang na yung iluluto nyo, good for the whole family, mauubos ka agad within the time frame na kumakain kayo, yun. Nakalantese sa akin naman na parang kasi ito medyo madaming sawag. Actually makakapagpansit ka naman din ng medyo ano lang. Medyo bawas lang ang budget friendly na. Ito lang kasi pero alam mo, Noy, I'll be honest with them, itong ating ginawa ngayong pansit, siguro sabihin ko na budget friendly sa dami po nitong niluto natin sang kawa, no? Ang naging cost nito siguro, Noy, around 300 pesos. Ganun lang po. Totoo na yan. Kasi yung binili ko naman pa, ano lang naman yun, Noy, tawag dito, yung hindi naman isang kilo, hindi, yung ano lang, noodles lang isang kilo. Pero doon sa mga sangkap, di ba, tingi-tingi lang yung bili natin eh. Pwede naman na yun. In replacement doon sa mga gusto ng ibang style nito, Noy. Ako kasi parang naging base natin dito, Boylente, ano eh. Chicken, no? Pwede yung pork, di ba? Pork. Tapos yung isa pa, yung hipon, di ba? Pwede rin yun. Tsaka ang isa lang sa pansit, nakakabusog, no? Sobra. Itong nga yung pagkain na nakakatuwa, madalas sa mga pelikula na napapanood natin. Diba? Oo, yung tatay, galing sa trabaho. Merong pasalubong na pansit sa pamilya. Ayan, oy. Siguro, okay na rin po, no? Natikman na natin, ha? Dito sa taste test natin, napakita namin sa inyo ang lasa. Everyone naman knows how pansit taste, no? I think. Ito lang, ginawa lang natin na parang quality ba? Medyo tinasan natin yung restaurant grade na pag sinerve sa'yo na namamasa-masa, no? Di ba? Yun yung gusto natin mangyari. Meron siyang thickness ng sauce. So, ganun po ang ginawa kong style. Ayan.
Ang dali naman gayahin, di ba? Dali. Ayun na. Nasubo na. Off-cam na lang namin tuturahin to, mga Noy. Mabuhay po kayong lahat, mga Noy. Siyempre, maraming maraming blessings na dumating sa inyong buhay. Ha? Ako po ang lingkod, si Kuya Dex, kasama pa rin. Andiyan, oh. Si Boy Lente po. Ayan. Bigyan natin silang pagmamahal. Bye-bye.